Doggy, kinumpirma na nga ang matagal ng tanong ng mga netizen tungkol sa pagbubuntis ni AJ. Ito'y matapos na mapansin ng maraming netizen na tila ba hindi daw lumalaki ang tiyan ni AJ. Kaya nang dahil dyan mga ka-DJ ay malungkot itong sinagot ni Doggy, na kung saan ay talagang kinumpirma na ni Doggy na nakunan na ang kanyang kinakasama na si AJ. At ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanilang anak ay nilinaw na rin ni Doggy. Kaya naman, panoorin natin ang nakakalungkot na bidyong ito. Kasi yung bash, yung ginagawang video sa kanya, dun siya ginakatulog lahat-lahat. Dumating yung point, gawang namin yung doctor namin. Nagpa-check up kami sa lahat, tapos kumakuha kami sa doctor ni Ronald, pati ni Bianca. Tapos may recommend sila sa amin na, Dogs, eto may kilala kami, message mo. So pagka-message namin, nag-appointment kagad kami ni AJ dun, punta kami. Naman naging siya ng depression and the cause is depression. Kasi every check-up ko, lagi ako tinatanong ng OB ko kung stress ba ako. Kasi parang late na de-develop lang. Tawag na to, sabi ko, opo, like stress talaga ako lately. Kasi diba, pagka PT ko nun, eto nga isa, hindi niya ma-contain yung happiness. Kasi syempre, gusto niya na magkaroon ng family. Tapos, pinigilan ko siya nung mismong araw na nag-PT ako na mag-status or what. Kasi nag-status siya. Kasi sabi ko, sige, status lang. Huwag muna ikaw content. Kasi sinasabi ko, yung first trimester, sobrang crucial nga. Yun yung lagi sinasabi nila. Kaya nga, diba, pag nag-a-announce sila nung buntis, second trimester na, 4 months na. Kaya lagi yung sinasabi na, bakit hindi naman lang yung tiyan ko? Kasi that time, it's been like 1 week pa lang ako pregnant or so. Pero hindi pa namin alam natin. Kasi hindi pa kami nagpapacheck up. Tapos hanggang sa, yun nga, wala lang ang heartbeat. Pero nag-wait pa tayo after 10 weeks para magpa-check up. Kasi lagi kami nagpapa-ultrasound. So feeling namin, dun din siya nalamog kasi kaka-TBS. Sabi nung ni Ate Pai, yung radiation nga, gano'n. Tapos parang masama lagi nagpapa-ultrasound. Tapos yun. Tapos nung last check up namin, lumiit lahat ng measurement. So di namin alam kung ano yung may error. Kasi bakit lumiit yung yoksa, ganito, ganyan. As in lahat nag-change yung measurement. So ako, sinasabi ko na, wala na to. Refill ko na, wala na to, ganito, ganito, ganyan. Kaso, inaano ko kasi, dun sa span ng 2 weeks, wala naman akong na-feel na kahit ano. Yung day ng check-up namin, yung kinagabihan, dun na lang ako nakunan. Hindi namin pinanaglag yan, guys. Hindi ko ipinanaglag, nakunan ako. And walang may gustong mangyari yun. Hindi niya din sinabi, like yung mga, ano niya, yung mga ginagawang video sa kanya, like ayun talaga yung tumama, nag-hit hard sa kanya yun. Kaya sinasabi ko sa kanya, i-delete niya yung tick. Di ba sabi ko sa'yo, i-delete mo yung tick. At hindi pwede kasi lahat ng words ko connected, lahat sa numbers ko sa song. So yung Facebook, sabi ko, delete mo yung Facebook, delete mo yung ID, delete mo yung TikTok pag hindi mo na makita. Pero yun nga, tiyatamahan na siya nun. So, ayun guys yung moment na parang nagsisi ako. Parang sabi ko din in-announce ko kasi kagad, like, alam mo yun. And guys, like, gustong gusto to, alam niyo naman.